Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Rico, baby! Ay, talaga nga naman. Ang mga baklang to, ilang kembot na lang. Oo, truthfully, pero hindi. Sabi kasi ni Mang Taning. Oh. Ni Mang Taning? Oo, sabi ni Mang Taning, parang itong Marso, ewan ko kung totoo. Oo. Kasi ayon sa kanya, syempre, alam mo naman ito, weatherman ng buong bansa, di ba? Si Mang Taning. Oh, Taning yan yung bubuha ng mga buhay na tao. Yung nananing. Iba yun. Iba yun si Taning. Si Mang Taning. Oo. Parang binalita naman niya, ayan, na magkakaroon na yata ng parang medyo pag-ulan-ulan sa darating na Marso. Uy, madidiligan na si ate. Turun muli. Kung inakala niyong matutuyot ang inyong palayan. No. Baka ito yung buwan na gustong-gusto mo. Kasi baka lagi kang madiligan. Buwan ng Marso. Correct. At papasok na naman din ang Fire Prevention Month. Tama ka dyan. Alam mo na, kung minsan nalulungkot ako sa mga hindi nadidiligan. Bakit? Nanunuyo. Grabe ka ha. Isa ako doon. Kuminsan kasi buti na lang. Oh, buti na lang ako. Lagi ako nadidiligan. Buti na lang. Lagi maulan. Oh. Kami. Pero yung mga iba. Oh. Kami naman. Oh. May water tank. May water tank. Kaya hindi na to Toyota. Kaya doon sa mga Toyota ngayon. Oo, sa Marso ha. Kaya ka na naman ha. Kaya ka na pasimple na naman yung branding mo ha. Ano branding ang Toyota? Ma'am Lida. Papasok na si Ma'am Lida. Sabihin, yung mga Toyota na Toyota. Yeah, nailusot mo, friend. O siya, basta itong March, alam mo, lahat naman tayo, di ba, kung minsan kapag may pandemya, oo. O di ba, talagang ang plano, lumabas ng bahay. Correct. Ba? O anong mga advice mo sa ako, mga tao? Sa ngayon, porket summer, di ba, hindi man ibig sabihin na medyo lumuluwag na, pero kasi syempre, hindi pa rin natin masabi eh. Ganun ba yung kapag summer, lumuluwag na? Hindi, yung nangyayari. Yung nangyayari sa kapaligiran. Kasi tama naman ang ating presidente. Oh. Hanggat hindi dumarating ang bakuna, huwag tayo magpakakampante. Correct ka dyan. Kasi di ba yung iba, hindi okay na, kiberna. Ay, hindi, Pinoy kami. Ano lang yan, pandemya. Yung iba kasi hindi naniniwala. Correct, di ba? Kagaya ko. Ako talagang hindi ako lumalabag sa mga batas na ganyan. Char. Talaga ba? Kapag sinabi na sa loob ng bahay, doon na lang ako sa loob ng bahay. Talaga ba? Sandali, magre-research ako ng mga pictures mo, ha? Hindi. Parang ang saya-saya mo nga, eh. Naka-chroma na. Ang ganda ng pagka-chroma mo doon, ha? Parang mga pero di totoo, mag-stay na lang tayo sa loob ng bahay. Hindi totoo naman yun, di ba? Kasi yung iba, matigas ang ulo. Aminin mo na, maski ikaw matigas ang ulo mo minsan. At teka, katukin ko. Matigas nga. Halimbawa, matry nga. Matigas nga, kinakatok ko. Tiga mo nga kung sobrang tigas ang ulo ko. Patingin nga. Nagbalat. Ay, oo, matigas din. So, ano dapat gawin? Hindi, yun lang din. Di ba? Patuloy pa rin tayo manatili sa ating mga bahay o di na makaya. Patuloy nating inumin ang ating mga vitamina tulad na lang din ang pag-inom ng MX3 araw-araw, di ba? Correct. Oo, pwede natin gawin yun sa loob ng bahay. Ipa-deliver na lang. Diba? Yung mga ginagawa nyo noon sa labas, patuloyin nyo na lang yan sa bahay. Oo. Diba? Pero syempre, bago nyo patuloyin, diba? I-sanitize nyo. Tsaka siguraduhin nyo, kilala nyo. Then mahirap na mo magpatuloy, ganun magpatuloy nang hindi mo kilala. Mga listeners natin na babaero ngayon. Di ba? Aba? Imbis na lumabas kayo, yung mga babae nyo, patuloyin nyo sa bahay nyo. Nalarayo. Tapos gaya nga ng payo nyo sa isanitay. Paliguan nyo. Budburan nyo ng alko. Siguraduhin nyo lang. Na malinis. Na walang mga misis nyo. Hindi. Kung halimbawa naman si misis, open sa ganyan. Meron ba ganun? Meron. Kasi meron din siyang iba eh. Kung halimbawa, talo-talo na, di ba? Kaya alam mo, maganda sa isang bahay, maraming kwarto. Di ba? Para may privacy siya, may privacy ka rin. Tama, di ba? Kung hindi na bakit naman pipigilan na, di ba? Sa kalokohan mo. Totoo. Eh, invite natin lahat ng mga jowa natin. Oo, lahat ng mga ginagawa nyo noon, dalin sa bahay. Oo.
kinikinig aside yung natin sinasabi natin, hindi ba? Basta ugaliin lang natin na tulad na lang ng pagpananalangin. At the same time, pag-inom ng vitamins at syempre pag-inom ng MX3. Ang MX3 kasi, Rico, hindi lang yan basta capsule, di ba? Meron niyang kape, meron niyang tea, di ba? Marami! Pero talaga nga naman ang pwede niyong i-enjoy din sa araw-araw naman. Correct. Din. At saka meron din mga magagandang health benefits sa ating katawan. At dahil nga nasabi ko na na maganda ang correct, hindi ba? Na dapat sabihin natin yan sa mga pangga natin. Tama. I-try nila ang MX3. Kung hindi yung pa natitry, ayan, available yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. At syempre, hindi ba ang MX3 lang po ang may certified na talagang mga awards na mula... mula sa abroad, mula dito sa ating bansa, ay talagang nga naman ay siya ay talagang certified na, ayan, food supplement na pumasa sa standards ng DFA. Nako, ayos na ayos diba? Yan. Pasadong pasado sa standards ng DFA. Kaya naman, DFA tuloy. Department of Food and Drugs. Ah, nakakala ko Department of Foreign Affairs. Hindi. DFA. DFDA. DFDA. Tama, diba? Sinabi na. Food, DFA. Department of Foreign Affairs. Mali wala. Hindi, oo. Department of Food and Drugs Authority. Nagulat ako, DFA. Department of Foreign Affairs. Hindi, totoo, di ba? Department of Food and Drugs at ano yan? Yun. Yan. Basta. Parang B-Fad. B-Fad. Yun, tama ba? Ewan ko sa'yo. Basta aprobado ang service. B-Fad approve yan. Oo, ayos yan. Di ba? Sige, eto na. Kausapin na natin ang ating lucky caller for today para sa ating hatid biyaya sa huli ka pangga. Atin pa rin yun sa atin ang MX3. Mang MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Ano nakatulalay ka dyan? Biyernes na kung kailan sa Lunes, Monday pogi na. Pogi kasi dun eh. Fairness. Ayun o, pogi. Parang ikaw na nakakakita. Kuya, natatakot kuya. Na ako. Lapit ka konti. Lapit ka konti. Natatakot na ako sa'yo. Lapit sa'yo kayo. O, di ba ang pogi niya? Ay! Saan? Ay, oo nga. Oh, may tao nga. Huwag kang gigit na sa salamin para kang patay. Akala ko ikaw na nakakakita. Charot lang. Totoo lang pala. Eto na, kausapin na natin siya. Siya ay walang iba kundi si Hello Ate. Hello? Hello? Hello po. Ayan, hello. Hi Ate, anong pangalan po? Hello. Hello Ate. Hello po. Ayan, anong pangalan te? Crystal Rivera po. Ilang taon na si Ate Crystal? 40 po. Taga saan si Ate Crystal? Dun sa Cavite. Ayan. Ate, ano ang kwentong pandemya mo? Kwentong pandemya ko, ano, yung mga dating hindi ko nagagawa. Nagagawa ko na siya ngayon. Lalo na yung mga gala dati na nagagawa ko. Ngayon hindi na kasi nga bawal na. Oo. Tsaka yung maaga pa lang, wala nang tao sa paligid. Oo. Gawa nga ng may curfew. Yun na. So paano mo naman naalpasan yung mga ganitong klaseng yung dati mong gawain na medyo, syempre sabi mo nga dati, 'di ba, yung mga normal mong ginagawa, yung pag-gala-gala, yung tipong syempre na safe ka pumunta kung saan, na nahirapan ka, paano mo naman naalpasan to, te? Ngayon ano, nilibang ko na lang siya sa gawaing bahay, yun, natuto na rin ako. Kahit pa paano, nagluluto. Ay, wow. Yun naman ang important. Natatry ko. Oo. Ibig sabihin, nakadiscovery ka ng bagong pwedeng, alam mo yun, talento na meron ka pala, no? Na dati hindi mo naman din napapansin. Opo. Yan. Ate, itong pangalawang tanong ko, paano mas tumatag ang iyong panalangin sa ating Panginoon during this pandemic time? Pray lang lagi. Naging, ano, mas malapit ako ngayon kasi gusto ko kahit paano mo wala na itong pandemic. Makasama ko na rin yung mga anak ko, lalo na yung bunso ko. Oo. Kahit trainer ko na rin hindi nakita. Ate, nasa ba yung bunso mo? Pray lang ng pray. Nasaan yung bunso mo? Nasa Bicol. Ah, oo nga kasi ang hirap bumiyahe ngayon kasi ang dami requirements. Correct. Tapos gastos pa talaga. Oo. So kailan mo balak umuwi ng Bicol? Pag nikulanin yung pandemic. Oo nga naman. Matapos tapos na kasi halos lahat naman ng ating mga kababayan niya naman din ang healing, di ba? Na makapiling ang kanilang mga minamahal sa buhay. Ate, ito na ang huli kong tanong. Paano nakatulong ang MX3 sa iyong pangangatawan?
Simula na naging pandemic, kasama ko na siya sa pang-araw-araw. Oo. Kaya na yung naging vitamins ko na yun siya, nagamit ko sa vitamins pangondra sa COVID, kahit pa paano. Tsaka yung kape na iinom namin tuwing umaga yan. Ayan. Maraming salamat sa'yo, Ate Crystal. Thank you. Meron ka mga gustong batiyan, Ate Crystal? Hanggang lang po sa mga anak ko. Ayan. Alam mo, Ate Crystal, na natutuwa ako sa'yo. No? Ramdam ko na namimiss mo talaga yung anak mo. Mm-hmm. Kaya dahil dyan, alam mo, Ate, dahil sweldo ko ngayon, bibigyan kita ng pambikol. Ay, okay, pambikol. Okay lang ba sa'yo yan, Ate? Bibigyan kita pambikol? Okay lang. Oh, sige, ito na, Pambikol Express. 50 pesos! Grabe siya. Grabe siya to. Mamaya umasa yung tao, nakakalo. Pambikol Express lang sa karinderiya. Pagkaganyan ba naman? Malay mo si ate, bigla nang umasa, biglang Pambikol Express lang pala. Hindi, joke lang. Ayan. Hindi ate, ayan. Congratulations sa'yo. Antay mo lang yung tawag ng MX3 kung kailan saan mo pwede makuha ang yung munting regalo mula sa kanila. Okay po. Maraming salamat. Thank you din po. Ayan. At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga pangga, syempre para na rin sa iyo, Rico, hindi ba? Paalala lang din po sa lahat, ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Hindi ba? Ito ay pwede po lang natin isabay. Ito ay certified na food supplement. Hindi ba? Na talagang kumokontrol, pero hindi naman ibig sabihin nito ay makakagaling na kung anumang sakit. Hindi ba? Kaya nga naman yun, papaalala pa rin po natin sa lahat. Baka kasi isipin ng iba na ay ganyan. Hindi. Siya, hindi. Kaya lagi natin pinapaalala sa lahat ng ating mga panggaya. Inumin nyo pa rin po kung anong nireseta sa inyo ng inyong mga doktor na mga medisina at pwede nyo isabay ang MX3 para makahalili sa inyong kalusugan. Tama. Ang MX3 po ay tumutulong lang para lumakas tayo. Tama. Hindi ba? Dagdag lakas dagdag sa ating katawan. Kumbaga sa baterya, kung ikaw ay nalulobat. Charger! Ang totoo! Charger ang MX3, hindi ba? Susubukan ko. I-charge ko. Gamit ang MX3. Pamir na. May sinasabi si Rico. Ako namang talagang gusto ko tuloy-tuloy ang supply ko ng MX3. Itawid mo yan. Tuloy-tuloy ang supply. Kasi nabigyan na ako eh. Tama. Gusto ko pa ng MX3. Huwag ka mag-alala, Mamir. Sayan, di ba? Nagpaparinig po si Rico. Hindi, mabait yung mga friends natin from MX3. Si Mamir na. Tama. Nakachat ko yan. Ano? Ibigyan tayo ng billboard sa EDSA. Yan! Ganun naman. Kabait yan. Talaga, I wish natin yan na magkatotoo. Oh, tapos may out of the country, isasama tayo niyan. Pagdamos sa yung pandemya. Kasi nakausap ko si Tita Winnie eh. Oh. Rico, kainan muna ni Sisang sumama. Ay, sige po, Tita Winnie. Oo nga, diba? But anyway, saya Rico, diba, na nakakaloka. Eh, maraming salamat po talaga sa MX3 sa walang sawang suporta po ninyo. Yes. At syempre sa lahat ating mga pangga, gaya ng sinabi ni Rico kanina, kung hindi nyo pa natatry ang MX3, ang MX3 po ay available sa lahat ng leading drugstores nationwide. Yun, kaya bili na. Tamo! Anyway, Sisa, maraming salamat. Thank you, magkarinigan. Magkakitaan tayo muli sa darating na Lunes. Na Lunes ay March 1 na. Huh? At birthday ni Lindsay. Wow! Birthday niya sa Lunes. Advance happy birthday, Linday. O, diba? March 1 may pasok, diba? Correct. So may pakain. At maganda ang dating ng March. Tama, hindi ba? Sa mga Energy FM listeners. Tama. Abangan nyo yan. Diba? Correct, kung hindi ba? Kung ano yung magandang balitang yan. Kung ano man yung mga surprise na yan, pakantabayanan nyo. Kaya patuloy lang po kayo umantamay sa aming Energy FM Facebook page. Hindi yun ba? Dahil kami ay road to 600,000 followers. Yeah. Muli mo ako po si Kapitana Sisa, nag-isang reyna ng kusina na ngayon ay nasa radyo na. Ayan, don't forget to follow me on my social media accounts, Kapitana Sisa Official on Facebook, on Instagram, Kapitana_Sisa, and on my YouTube channel, Kapitana Sisa. Please don't forget to subscribe. We like ka mo! Oh, like ka. Wala, hindi na dumami. Wala na ba si Travel Time? Wala, hindi ako nabigyan. Aksya, sige, maraming ba tayong chikahan na pag-uusapan? Kaya tuto ka lang. Dito pa rin sa 106.7 Energy FM kasama si Rico Baby Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo! Energy!
Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit. With